Ito naman eh ating napag-uusapan kasi gusto nating hikayatin. Yung mga tao na sabi ganun, subukan ninyong mag-wish, no? Kahit na ito'y positibo o negatibo, sisikapin nyo rin na gumawa ng mga bagay na hindi tama. Lahat daw yan makakamit mo. Kaya pag inisip mo, sabi mo, ay nako, hindi ako marunong. Talaga hindi ka marunong, hindi ka matututo, di ba? Ngayon partner, pag sinabi mo, hindi nga ako marunong, pero sige, sisikapin ko, pag aaralan ko yan. Pwede rin pala yun. Pwede yan, partner. Kasi nga, kapag positibo ka sa buhay natin, sabi nga ganun ng aking, meron akong isang kaibigan na kapag ikaw ay nadapa, so bumangon ka uli. Ayun. Gawin mo rin ang gagawin mo para dumating din sa buhay mo. Yung talagang pangarap mo sa buhay ay makakamtan mo rin. Ayun. Alam mo ba nung araw kasi, partner, meron akong mga kaibigan na mga broadcaster nung panahon nung, mga nung araw, bata-bata pa sila Eli Cruz Ramirez, bata pa sila Lito Villarosa, nung araw yan ha. Magagaling sila yan. Senyor Pacheco, yan yung mga mentor ko eh. Sila Jun Recafrente, grabe, dami kong mentor. Andyan si Emil Recometa, Mandy Francisco, lahat halos lahat yan, yung mga teenager o sabi na natin mga binata nung araw, ayun yung moment na nandun ako sa kanila, no? Sa kanilang istasyon. Alam mo, nakita ko, sabi ko nung ako'y bata pa syempre, sabi ko ganun eh, balang araw, ganyan din ako, sabi ko. Ganyan din ako, uupo din ako dyan, hahawak din ako ng microphone. Tama yan. Hindi nga, totoo yung partner, pinangarap ko yun ha. Darating ding araw, matututo din ako magsalita ng English kasi hindi pa ako marunong magsyadong mag-i-English ng tama. Alam mo, alam mo yung English Carabao, yun ang alam ko. Pero napag-aaralan pala, di ba? So, ibig sabihin, kung ano yung wish mo na matupad, ay nangyayari pala yun. Dahil wish mo eh. Eh, sabi ko, tapos nakakita naman ako ng singer, eto naman, yung mentor ko naman sa pagkanta. Kilala mo ba si Bing Rodrigo? Aba, magaling yun. Pababayaan mo. Yung gumanta nun? Right, Siya rin ang mentor ko. Oh. Over a cup of coffee lang yan, ha? Sabi nga nung isang kaibigan ko singer, si Maria Teresa Jamson. Yun yung pangalan niya nung siya'y dalaga. Hindi ko na alam kung anong pangalan niya ngayon. Kasi pag nag-asawa kasi, usually, no, yung pangalan ng lalaki na adapt. Eh kaso, nag-asawa siya sa Amerika. Mm-hmm. Dahil sa Amerika siya, hindi ko na rin alam kung anong pilido niya. But anyway, alam mo ba, sabi nung kaibigan kong singer, Jube, mag-aral ka na rin kayang kumanta para pareho tayong singer, sabi niya gano'n. Wala akong alam kundi dalawa, tatlong kanta lang. Mm-hmm. Yun lang alam ko. Sabi ko, Marites, paano ako makakanta? Yun lang alam ko, tatatlo. Hindi, pwede na yan, sabi niya gano'n. Nako, alam mo, hindi ko maintindihan kung ano ba itong parusa ng Panginoon sa akin. Mantakin mo ha, hindi pa ako sumasabak ng matinding kantahan. Itong Marites na to, meron siyang concert. May concert siya. Mm-hmm. Nawalan siya ng boses. Alam mo yun yung, di ba, pag concert, matindi ang mga isasabak mong pag-awit, ang problema, wala siyang mga boses ng time na yun. Ano ba nangyari sa'yo? Sabi kong ganun. Paano yan? Ang dami ng sold out yung ticket, di ba? Siyempre, ang hanap siya, di ba? Alam mo, ginawa niya, Jube, para hindi masayang ang show, subukan mong kantahin yung kanta mo. Naku, sabi ko, ano ka ba? Hindi akong singer dito, kayo. Alam mo, hindi ko matanggap na ako yung kakanta kasi nung time na yon wala talaga akong masyadong alam kundi tatatlong kanta lang. At pag naging apat, hindi na pwede. Ayan. Ay, nako, ewan ko ba kung bakit sinabi nitong kaibigan ko, Jube, pag hindi mo kinantayan, hindi na tayo bati. Hindi na raw kami mag-uusap, hindi na raw kami bati kasi yung maliit na bagay na pinakikiusap ko sa'yo, ayaw mo akong pagbigyan. Tinakot ako. Alam niyo ba yung mukha ni, napakagandang babae kasi yun eh. Alam niyo yung mukha ni Farrah Fawcett? Ayan. Hindi mo kilala, no, te? Mm. Kasi, si Farrah Fawcett po, yan yung sikat na, na artista sa Hollywood, na kung saan kamukha yun ng friend kong sinasabi ko, si Marites. No? Si Maria Teresa Jamse. At siya po, ay nagulat ako na yung binigay niya sa akin lakas na loob, partner, ha? Okay. Lakas na loob na sabi niya, Jube, kaya mo yan kahit tatlong kanta lang, okay na yan. Mm-hmm. Akalain mo, nagbunga. Pagkatapos kong kumanta ng isang show afternoon,
sumunod may mga tuloy-tuloy na. Doon na umpisa yung chance na ako'y kakanta na. Mm. At hanggang ngayon, kahit tayo may edad na, wow! Aba, hindi halata. Thank you! Nakakakanta rin ako. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kaagapay ko. Yan, sila Victory Kenji, sa lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Kila Amelia Kawana, hello sa inyo dyan. Kila Endo Sang, Nene ang Endo. Napakarami, no? Minasamayo ko so Irasyay Mase. Alam mo, partner, pwede nga na ang isang positibo na gusto mo mangyari sa buhay mo, eh pwede palang mangyari. Yun yung ibig ko sabihin. Kaya naikwento ko yung aking mga nakaraan. Kasi ito isang magandang nakaraan na pwedeng kapulutan ng aral na dapat tayo, pag may ginusto tayo, ituloy natin, ilaban natin at gawin natin. Di ba, partner? Totoo yan, partner. Basta tayo ay mayroon tayong karanasan sa buhay natin, ay hindi natin makakalimutan yan. Kasi kapag nalalaman natin na mayroon tayong karanasan sa buhay na binabalik-balikan, yun ang nagpapatayo sa ating sarili na maging matatag. Kaya kung anuman ang dinadanas natin sa buhay, sige lang ng sige. Pag nadapa tayo, bangunli, gawin natin ang tamang gagawin natin para sa ating sarili at ganun din sa ating pamilya na makakatulong para sa ating pamilya talaga. Tama ka dyan. Kaya isa sa mga inspirasyon natin, itong aking kumpare, si Captain Durana, na yung partner natin. Kasi si Captain Durana, yan yung taong never give up. Sabi niya, never give up. Ano man yung mga, ano man yung mga challenges na natatanggap natin. Hindi naman daw lahat ng tao, magiging okay tayo para sa kanila. Totoo, no? Yan, partner. Hindi tayo pwedeng lahat ng tao gusto tayo. Siyempre, may mga kapintasan tayo na hindi rin natin minsan alam, di ba? Totoo yan. Ay, tayo naman, kailangan pala. Ito pa, ang natutunan ko naman sa'yo at sa iba pa nating mga kapanalig, o di ba? Sabi nyo, kahit na anuman yung kapintasang meron tayo, huwag tayong susuko kasi merong kanya-kanyang panahon yan. Totoo yan, partner. Oh, tama ka diyan. At although doon sa nabanggit mo kanina, partner, sa ating doon sa mga mentor mo, talagang siguro ko, wala pa ako, may mga mentor ka na, talagang hindi ko makakilala talaga yung partner, yung mga mentor. Alam mo, ngayon ko naranasan at ngayon ko na-realize na may mga taong kahit na wala kang maibigay na kapalit, no, doon sa kanilang buti na magagawa mo, ay makikita mo itong mga tao na to na pilit ka nilang huhubugin na maging isang tao na marunong sa ganitong bagay, tuturuan ka nila. Mm-hmm. Hindi sila sumusuko kasi nga ang katwiran nila. Alam mo ba nung panahon na yon, contestant lang namin si Regine Velasquez. Talaga? Hindi pa yan Regine Velasquez nung araw, Chona Velasquez yan. Wow. At nung araw na yon, kalaro ko yan sa studio. Uh-huh. Yun nga lang, nung naging mayaman na siya, naging sikat na siya. Hindi ka na kaibigan. Hindi na ako kaibigan. At hindi na ako kilala. Pero, sumalangit na ang kaluluwa ng kanyang ama, si Kuya Jerry, si Tatay Jerry. Si Tatay Jerry, nagulat ako kahit nung nagkasama kami ni Regine sa pelikula ng Star Cinema, in-acknowledge ako ng tatay niya. Okay. Kaya kahit papano, parang feeling ko sikat na rin ako dahil sikat yung kaibigan ko, si Regine Velasquez. Yon. Mahirap kasi, partner, na ang tao kasi pag tayo ay nakakataas na ang ating mga nasa likod ay hindi na natin nililingon. Mm-hmm. Yan ang pangit sa tao. Mm-hmm. So kapag kasi bumalik sila sa dating ganun, malilingon ka na rin. Kaya nga sabi ko nga, ang prinsipyo ko sa buhay, partner, minsan na talagang sinasabi ko sa akin mga anak, sa pamilya ko, na kapag dumating ang panahon na dumating sa buhay ninyo, na kapag mayroong kayong mga blessing na dumarating sa inyo, huwag niyong kakalimutan yung mga tao na nasa baba sa inyo. Alalahanin ninyo ang inyong mga kaibigan ninyo. Huwag ninyong kalimutan. Ayan. Okay. Tawagan ko lang si Chris. Ayan. Nasira tong microphone ninyo. Ano ba to? Ayan. Nandiyan ba si Chris, yung ating technician? Okay.
Pero alam mo, partner, no? Ayan, kita mo ha. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito to. Biglang bumigay. Anyway, natutuwa naman ako, partner, kasi tayo kasi, may mga tao kasing hindi marunong makalimot sa mga pinagdaanan. Lalo na kung ito ay nakatulong, no? Correct ka dyan, partner. Oo. Kasi may mga tao na parang, di ba madalas may nag-aaway, wala kang utang na loob, sabing ganon. Wala kang utang na loob, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, sabing ganon. Nagtataka ko, bakit may mga tao na nakakalimot kung ano yung sinasabing utang na loob ng iba. Dapat tayo, lagi nating babalikan yung mga taong naging bahagi ng ating magandang buhay. Tama ka doon, partner, doon sa sinasabi mo na maging mayroon tayong utang na loob. Ano? Minsan kasi mayroon kasing tao na kapag tayo ay tinutulungan ng isang bagay na makakatulong sa atin, minsan kasi masama pa tayo. So ganun pa man kung ang ating itinulong ay nakakabuti naman sa kanila at hindi tayo nakakalimot para sa kanila, yun ang totoong tao. Well, binabati ko rin pala si Captain Durana, hindi kita nabati, ano? So makinig ka lang sa aming mga talakayan dito ni partner na Joby ko. Oo. At syempre, get well soon kay Danny, yan yung isa sa mga kamag-anak ni Captain Durana. At of course, hindi, Chris, natanggal, oh. Natanggal yung microphone. Ayan. Ito. Ito. Ayan. Okay. Mga kaibigan, hindi, ito yun natin, ano, meron yatang nawala. Ayan. Ilagay mo na lang to dyan, Chris. Ayan. Biglang nag-ano siya. Anyway, mga kaibigan, no, ang sa atin lang naman, gustong-gusto ko lang, alam mo, partner, maraming bagay na dapat pasalamatan natin sa Panginoon. Unang-una, sa araw-araw na ito, yung gigising tayo sa umaga. Ito yung sinasabi natin eh. Pagkagising natin sa umaga na masaya tayo, buhay tayo, dapat matuto tayo magdasal ng pasasalamat. Totoo yan, partner. Sa akin, ano, sa buhay ko, ano, ito ay pinakamaganda rin sa akin natutunan, lalong-lalo na yung aking nalalaman regarding dito sa totoong ating pananampalataya. Ano? So kapag ako ay isang bumabangon ng isang madaling araw, so talagang na tayo ay nananalangin, hindi lang sa ating sarili, hindi lang sa pamilya, sa buong mundo na naandito tayo sa ibabaw ng mundo na kumikilos tayo bilang binigyan tayo ng magandang kaisipan at magandang pangangatawan. So pinapasalamatan natin ito sa Kanya. Yun, very good ka dyan. Sabi nga eh, ugaliin nating matutong magpasalamat. Anumang bagay ang matanggap natin, maliit o malaki, magpasalamat tayo. Okay, anyway, ngayon naman po mga kaibigan, ay narito po yung ilang panawagan natin mula kay Manny S.D. Lopez. Ayan, strategies on Internet of Things towards a knowledge-based economy. Yan. The first Technology Management Forum on Strategies on Internet of Things. Ayan. Kasi invited ako dito this morning pero hindi nga ho tayo pwede. IoT Towards a Knowledge-Based Economy o KBE is all set. Yan, this Saturday, December 9. Yan, 9 a.m. pala sila nag-start up to 5 p.m. Yan. Keynote address and panel discussion on IoT. KBE related technologies will feature leading technologies industry practitioner, advocates, and policy makers. Yan. At technical sessions, ayan, ay, of course, ayan, sandali lang, ha? Okay, aha, ito. With priority given to ICT students, BPO workers, ayan, at syempre, professionals, you can also view the event on streaming video and participate online by logging in at www.intelligentsia.net. For inquiries, ayan, intelligentsia.net, dyan lang po ang opisina sa LRA Management Consulting Inc., 14th Floor Cyberspace, Alpha Building, Sapphire Road, Ortigas Center, Pasig City, near Robinson's Galleria. Sa mga interesado po, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0947-6393-362, care of DEX, ayan. At email sa msdlopez@ilrapacific.com. Alam nyo, itong invitation na ito ay nagmula rin po
Kay EJ San Juan, maraming salamat EJ. Kaya lang, sorry, wala tayong time ngayon dahil meron kaming special emergency meeting. Of course, with Captain Ray Alvarez and Captain Rolando Durana. Talagang ito ay importante talaga yung ating meeting ngayon. So, well, binabati ko ngayon dyan sa Pililla Nyogan, dyan sa aming kapitbahay. Although, partner, nakikinig sila ngayon at nanonood sila sa live IFB natin ngayon. So, magandang umaga sa inyo dyan sa malaya, dyan sa Nyogan, Pililla Rizal. So, ayan. Hello po. Ayan. At hindi lang po yan, live po rin tayo sa YouTube. Kaya yung mga friendship natin na gusto nyong ulit-ulitin yung ating pinag-uusapan, eh pwede nyo mapakinggan at mapanood. Kaya ganun lang ang gawin natin. I-like, i-share, mag-subscribe kayo sa ating programa. Yun. Okay. Alam po partner, no? Maraming klase ng tao ngayon sa mundo, no? Merong tao na nalulungkot, kaya kailangan nila ng kausap. Ayan. Ito, tatanungin ko lang si MJ kasi kakapasok lang ni MJ eh. Ayan. Hindi kasi si MJ, loner kasi yan. Siyempre, nag-iisang anak ko, di ba? Loner siya. Pero, paano mo na-outcome yung pagiging mag-isa mo? Kasi siya mismo yung, alam mo ba, nagulat ako? Single time talaga. No? Kumakanta na siya. Nagulat ako nung umuwi ako ng Pilipinas, tumutugtog na siya sa banda. At nagulat din ako kung bakit siya natuto ng mga instrumento. Ito medyo, ang gusto ko lang naman maano kay MJ, makuha ko yung kanyang estilo na paano niya na-enjoy kahit na nag-iisa siya. Kasi nga eh, nakagawa siya ng friendship out of computer, di ba? Nakagawa rin siya ng mga bagay-bagay na gusto niya. Yun, technique. Mamaya na. Sige. Kaya mo yan, sige. Okay. Ate ka, i-ano mo yung mic mo? Parang nawala yung mic. Hello. Ayun na. Ganito daw po kasi, ewan ko kung naniniwala ka sa mga zodiac sign. Chinese. Eh, pinagsama ko Tiger at saka Taurus. Ah, matapang okay. Parehas. Mm-mm. Yung mga daw yun, parang, ano to? Ang Tiger at saka Taurus, ano ibig sabihin? Ano sila, yung tawag nun, hindi sa sinasabing loner, yung parang territorial, yung ayaw nila ng may makasalamuha o may mga kaagaw, yung mga ganun. So, balin sa akin, ang point ko dun is, nasasanay ako in a sense na ayun nga, yung mga internet na yan. Mas sanay natututo ako makipag-usap through internet or through cellphone. Pero pag personal, mahiyain ka. Mahiyain talaga. Ayun. Kumbaga, mas gusto ko ng makipag-usap ng internet kasi hindi mo mararamdaman yung kaba, kaplastikan. Hindi mo. Kasi, yung mga tao plastic talaga. Diba? Okay. Kausapin mo silang personal. Okay. Tapatan tayo. Tapos, pupurihin mo ako, pupurihin kita. Mm-hmm. Pero alam ko ba natutong ka? Ayan. Eh pagka sa internet ka makipag-usap, chat, walang pakiramdam yun. Mm-hmm. Yun sa akin. Yun yung way ko ng pakikipag-usap talaga. Pero kung ano yung tinatype ko, yun ako sa personal talaga. Ayun. Hindi ako plastic, hindi rin ako palapuri. Ayun, salamat ang po. Ang totoong tao. Ayun ang tunay na tao. Nako, pumapalakpak ang tenga ng lola mo. Kasi yun ang gusto niya eh. Magpakatotoo ka. Ayun. Yan talaga, partner, kailangan. Pero alam mo naman, partner, ganito naman ang katwiran ko eh. Totoo din naman tayo, no? Pero mas gusto ko na nakikita akong maganda ang isang tao, magandang ginagawa niya. Gusto ko may moment ako na ipipraise ko siya. Mahilig kasi akong pumuri ng tao. Hindi sa dahil na mayroon akong kailangan sa kanya. Hindi yun eh. Ang kailangan ko, sino pa ang pupuri sa taong yan kung hindi ako na mismong nakakakita sa kanya? Who will do that? Sabi ko, yung ibang tao, binabayaran para pumuri. Yung ibang tao, kailangan bigyan mo ng regalo para batiin ka. Yung ibang tao, kailangan abutan mo pa ng pera para pansinin ka. At yung ibang tao, kailangan bihisan mo para magkaroon siya ng moment sa'yo. Okay. Pero mas okay na yun, alam mo yung ganun. Opo. Kesa naman ho yung nagpapanggap na mabuti, mabuti sa'yo, tapos nag-aantay lang yan. Pero pagka
kwitaw ka, pag hindi mo nabibigay, yayariin ka niyan. Ayun. Uy, marami ako nababasa niya sa internet, ha. Sa internet, meron akong isang kilalang tao na hinangad niyang kunin ang posisyon ko. Eh ako naman, dahil hindi ako interesado masyado, binigay ko na. Kahit hindi niya alam. At yun ay pinapapilan niya na. Ang hindi ko na magandang nakikita sa kanyang mga Facebook, maanghang siya magsalita. Nakita mo kung ano yung pinagdadaanan niya. At dumadating yung tao na palagi ko wala itong kausap na matinong tao. Kasi kapag ang isang tao mabuting kausap at matino na siyang pinili mo na makasama, magiging mabuti ka rin sa pananalita. Yun na nga po yun eh. Tingnan mo, sa harapan, mabuti. Tapos makikita mo sa Facebook, ang daming yung sinasabing mali. Hmm. Mas maganda na yung kung ano yung sinasabi mo. Halimbawa, magmurahan tayong harapan. Opo. Kesa naman yung, ay, ang bait-bait mo, ganyan-ganyan. Pagdating sa Facebook, tinitira ka na pala. Ayun. Ano masabi mo dyan, partner? Parang nag-iisip ka ng malalim, ha? Oo nga, Martha, pinapakinggan ko lang kayo magmami, ano? Talagang ang katotohanan talaga ay nasa loob ng tao. Ayun. Lang sa puso natin. So, kinakailangan kasi kapag tayo ay nagsasalita, yung mayroong pagmamahal sa kapwa, yung walang kaplastikan, maging ayun, totoo ka lang sa loob ng iyong puso. So, ayun, kapag ginagamit mo yung mga words nito ay talagang walang kaplastikan. Mm-hmm. At walang pagkukunwari. Sinabi mo nga kanina, partner, yes, para puriin lang, para magbayad. Mm-hmm. Ay siguro ko naman ang para sa akin na hindi na maganda siguro para sa akin. Partner, yun. Tama yun. Kita mo, MJ, saludo kami sa'yo. Pero alam nyo, mga kaibigan, huwag nyong ipagdamot sa inyong kapwa kapag nakakakita kayo ng kabutihan. Alam nyo, minsan, no, tayo kasi, ewan ko ha, only in the Philippines lang naman kasi I've been in Asia, no? Japan, sa ibang bansa, Korea, Taiwan. Sa bagay, hindi ko pa nararating ang US, no? Pero dun sa bansang Asia na napuntahan ko, I'm so thankful kasi natuto akong mag-appreciate ng mga bagay na maganda na nakikita ko. Alam nyo ho, hindi ho kalabisan ang bigyan ng parangal ang mga taong nakikita nating may ginagawang kabutihan. At yung mga bagay na yon, mga kaibigan, dapat huwag nating ipagdamot. Kasi kailan natin ibibigay yung praise sa kanya? Kailan natin sasabihin siya isang mabuting tao? Kailan natin sasabihin sa kanya na siya po ay maraming natulungang tao? Siya po ay maraming bagay na naituro sa atin. Usually, ang nangyayari, mga kapatid, pinakikita nila sa isang tao na mabuti sila o mabuti yung tao kung patay na. Diba? Marami tayong mga kilalang ganyan na kung kailan nakahiga na ang isang tao na wala nang pakiramdam, wala nang buhay. Alam mo ba? Ang sabi niya, uy, nako, bakit namatay yan? Sayang, ang bait pa naman yan. Ang dami natulungan yan. Pero nung nabubuhay yung tao na yon, eh kilala ko rin siya eh. Siya yung taong hindi nagpapatalo dun sa tao na yon. Siya yung taong hanggat maaari kapag nakita niya umaangat, pinipilit niyang bumagsak ito. Ito yung ugaling dapat natin matanggal sa ating mga Filipino, yung pagiging crab mentality. Na kapag nakita natin umaangat ang isang tao, huwag na natin siyang hilahin pababa bagkos maging masaya tayo sa mga pagkakataon na siya ay umuunlad sa buhay. Pansinin po ninyo kung gaano ho katindi ang revelasyon ng ilan nating mga kababayan. Hindi po natin nararamdaman pero makikita po ninyo kung gaano po sila nagbibigay ng chance dun sa mga taong merong nagawa sa buhay. Tama yan, partner. Kagaya ngayong aming ni partner Rolly Durana, si Kapitan, itong pinag-uusapan namin, sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, ito yung pananaw sa buhay ko na ito ngayon ng ating pagsasama ay hindi lang maikli kung hindi panghabang buhay at doon sa kabilang buhay pa. That is the recorded. Kung naandito tayo sa mundo, madadala natin yan sa hanggang kabilang buhay. Sabi ko nga sa kanya, Kap,
ito yung aking pananaw sa buhay. Kung ano ang mayroon ako, ibibigay ko rin para maging kagaya ka rin sa akin. Wow. At nang dahil dito sa Shineha Maritime Offshore and Drilling Agency, right, ito'y kapapanganak lang at mukhang magbubunga ng maraming anak to. Totoo yan, partner. Dahil ang mga taong nasa likod nito ay may puso na marunong tumanaw ng utang na loob. Salamat naman, ha, partner na Joby. At hindi lang yung mga kaibigan, para sa kaalaman ng lahat, no? Ang S is for superb, a great attitude about life. H is stand for hopeful. You see the bright side of things. I is for ideas that you bring to life. Wow. N is for number one, make sure to take care of yourself. Oh, di ba? At syempre, E is for eternal. Your spirit will live. And syempre, H is for humble, a saintly quality. A is for acquaintance, the many friends you know, and H. Ayan, meron pa rito. Syempre, meron pa tayong sinasabi rito eh. Ang dami talagang ano. Alam nyo mga kaibigan, yung marinig mo natin yung ganitong klase ng pamumuhay, no, sa kapwa. Yeah, it's a great things, no? At saka yung H. Ano ba yung partner, yung last H? Kasi natakpan ng picture eh. Humble yan, partner. Humble. Yan ang humble ng last word na H. Partner. Ayun. At syempre, of course, I'd like to acknowledge our friend, also our partner, Mr. Kevin T. Byrne, no? With his wife, Nympha Byrne. Thank you so much for being with us for past few days, no? At syempre, they are our partner in United States. Oh, so he's no? there right now. Yes. They went there already last week, so I wasn't able to see them before they go there. Kasi gusto nga to meet you. Yeah, sabing ganon. Yun nga sinasabi ni partner Dorana. We want to visit in your house, but then, dahil nga po sa kakulahan nila ng panahon, anyway, sabi nila, I'll just go back to the Philippines anytime. Okay, still waiting naman ako, partner na Joby. Opo. Kaya lang, ito lang pinakamasakit sa akin na partner eh. Ano yun? Kapag nagsasalita si Kevin, ang aking cellphone na talagang nagkakaroon ng problema. Ayaw. O, parang ano, parang nanonosebleed siguro din sa cellphone ko. Pati yung cellphone mo. But anyway, no, gusto ko lang ipaalam din sa iyo, partner, na lagi pong nakaantabay sa atin si Tito Efren, Tita Auring Bailon Tuwason, wow, ng Maribeles, Bataan. Talaga? At lagi nating pinapaalala na ang Sacred Heart Santo Domingo, milagroso po iyan. Makakatulong po sa mga taong may hopeless na karamdaman. Yan. Talaga? Maganda pala yan, partner. Opo. Aba, partner, ha? Tayo po, may kanya-kanya tayong reliyon, may kanya-kanya tayong paniniwala. Lagi kong sinasabi sa iyo, sabi ko nga sa lahat ng mga kaibigan ko, anuman ho ang reliyon ninyo, anuman ho ang paniniwala ninyo, wala ho akong ano dyan, argumento. Kasi lahat po na sinasabi ninyo mga kapatid ay tama, ibig sabihin yan po ay mula sa inyong puso, mula sa inyong mga Biblia na binabasa, di ba? No question on that. Basta ang importante, lahat tayo ay mayroong kinikilalang Panginoon na tanging tagapagligtas natin. Yan po ang importante, mga kaibigan. Huwag po nating i-Diyos ang pera lamang. Dahil sabi nga po, ang pera po nakakatulong habang tayo buhay. Pero kapag sobra-sobra na yan at tayo naman po ay kukunin na ni Lord, ang pera po, may iiwan din natin yan. Yun. Mas ang importante, habang may pera ka, marunong kang gumawa ng bagay na makapagpapasaya sa sambayanan, hindi lang sa sarili mo, kundi sa pamilya mo. At syempre, ang sa akin lang naman, kaya ako nasasabi to, huwag tayo maging greedy. Alam mo yung greedy kasi, minsan nakakasakit tayo ng damdamin ng kapwa. Yung taong, sabi nga, pag ikaw ay masyadong mukhang pera, sabi nga, minsan nakakalimutan mo na meron kang kapatid dyan na dapat mong mahalin. Meron kang magulang dyan na dapat mong tangkilikin. Meron kang mahal dyan sa buhay na dapat mo rin tingnan ang kanyang damdamin. Minsan kasi may mga tao na bibigyan lang niyang pera. Sige, bahala ka sa buhay mo. Ito yung pera. Ganun lang. Yung wala bang damdamin na para saan ba yung perang yun, di ba? Tama, parang
Kailangan kasi partner, tinutumbasan natin ng isang magandang bagay, ano man meron tayo. Totoo yan. Diba? Totoo yan, partner. Para sa akin, ano, partner, tulad kanina nang nabanggit mo sa akin kanina, na talaga yung ang tao may kanya-kanya paniniwala, no? Correct. But God said, partner na Jube, kung anuman ang paniniwala nila, sabing ganun doon sa Article of Faith, ano, kung anuman ang paniniwala nila, hayaan mo sila na mayroon silang paniniwala. Ayun. But sabing ganun, continuous ka na maging matatag ka kung ano ang paniniwala mo, doon ka. Ayun. Sabi, huwag tayo manira sa ating kapwa. Although sabihin natin mahalin natin ang bawat isa. Correct. Tama ka dyan, partner. At sabi nga ni June Arquero, no, ito isang isa nating volunteer reporter din, no? Siya po, sabi niya, Ma'am, good AM po sa inyo para po akong nakikinig ng pangaral ng pastor. Grabe ka. Sana sa mga nakikinig, mabuksan ang inyong mga puso na magbago. God bless po sa inyo dyan. Si June Arquero po ito. June, maraming salamat sa pakikinig mo sa amin. Marami kang matutulungan din. Ayun. Alam mo, partner, minsan, no, tayo kasi parang, teka, tumutunog yata yung cellphone ko. Sige na, partner, magsalita ka muna dyan. Okay. Sige, si MG, ha? Gusto mo, tulungan mo ko dito dahil yung mami mo nandun, no? So, tayo lang dalawa dito ngayon. So, para sa iyo, MG, mag-share ka naman para sa ating programa natin. And yan, ito pa po ang sa akin. Halimbawa, merong naggawa sa iyo ang isang tao, huwag mo idadama yung buong relihiyon nito. Kuri ka dyan, MG. May napapansin ako, halimbawa, natapakan lang kita. Sabi natin, iglesia ka or katoliko ka. Buong iglesia, buong katoliko, kaaway mo na. Sasabihin mo, walang yatong ganito, ganyan, mga wala silang ganon. Nilahat mo na iisang tao lang naman ang kalaban. Okay. Anyway, nasa linya, sandali lang MJ ha, nasa linya ang ating chairman of the board. Hello, Captain Durana. Si Captain Durano po ay chairman of the board ng Anak Marino Search and Rescue Multipurpose Cooperative at ng Pinoy Pride Hotline Balita. Ayan. Partner, nasa ka na? Hello? Ay, okay. Hello. Hello, ate. Sige, ate. Go ahead. Hello? Sige po, hello. Juvi. Apo. Good morning. Narinig good morning kita po. Sa kabilang station na kumanta ka. Ang galing-galing mo, ano? Kumanta ako? Magaling ang boses, ma'am, ano? Ah, yung dati, apo. Yung dati sa, ano po yun? Sa DZXL. Merry Christmas! Merry Christmas, Ate Flo. Oy, Ate Flo, ha? I-text mo ako dahil meron akong sasabihin sa'yo. Okay, hindi ako marunong dyan. Ang number? Ang number ko ay 0942 2634 177. Ang akin naman, 942. Hindi, Ate! Huwag mo nang ibigay sa akin kasi bali yung number ko, i-text mo ko, okay? Okay, happy birthday muna kay Susie Pledisma, Ray Samin, Valenzuela, Mengel, Serbano, Ernesto, hindi, at kay Erwin Santiago. Happy birthday sa inyong lahat. Merry Christmas! Merry Christmas, Ate Flor Bukirin. Thank you very much. Okay, andito mga sa linya. Hello, Captain Durana. Good morning po. Ano yan? Okay, nagpe-feedback. Hello? Hello? Yes, partner. Partner, ang laki yata ng monitor mo. Sige, good morning po. Hindi monitor, nagka-cross line yan, partner. Cross line ba? Mm-hmm. Naririnig ko boses ko eh. Okay, magandang umaga muli sa inyo dyan, partner Ray, at sa inyong may bahay, at si ma'am. Mabuti nakarating kayo dyan sa station natin. Thank you, partner. Thank you very much, partner Juby. At looks like na medyo siguro ma-admit yung bayaw rito sa... hindi na makaka-uwi. Naku, matindi. So, ngayon, okay lang. At okay naman. Salamat sa mga Diyos. Well, anyway, binabati ko yung buong pamunuan ng Tinky CROHQ sa napakagandang successful na Christmas party na naganap noong December 15th. ROHQ. Sa pagkaganda, partner,
tayo ay defending champion for 2 years na tayo ay laging nanalo ang grupo natin at ang mga kasamahan. So, congratulations, partner. Kasama din ang OCHG natin, siyang kasama namin sa team na kami ay nanalo ng first prize at napakaganda, napakasaya. Nakita nyo naman sa Facebook natin, Mr. Swab. So, napakagaling ng ating director na si Susan, Susan Dino sa kanya mga ginawang performance. Alam mo, partner, nakita mo dyan, may biguti tayo, si Mr. Suabi tayo. Diba? Then, of course, binabati ko si Hasmin Ramos sa napakaganda at masarap na catering na mayroon tayo at sa December 16. Oh, dito tayo ha. Dito tayo mag-get together. Yeah, sa ating party diyan sa ating radio station at DWBL. Of course, ang pangunahing station na inyo napakinggan dito sa DWBL AM station. Jovi de Guzman presents Let's Talk on the Air. At yan, si Yasmin ay full support din sa atin niya, partner, sa napakasarap niya catering na pag natikman nyo, tiyak, hahanapin nyo. So, ganoon. Siguraduhin mo lang na babalik-balikan. Yes. Napakaganda ng discussion ninyo sa sinasabi, katulad nga kay Mark kanina, sa tamang tao. Correct na para sa akin, napakaganda yung ganyan. Banggit nga ni June. Sinasabi niya sa akin yan, sabi niya, sir, para tayong pag-sabado, hinahanap-hanap itong programa na ito. And regards sa inyo dyan, John, at relax lang, ay makasama mo rin itong mga tao na napapakinggan mo ngayon sa bandang huli. Well, napakaganda at siguro this Saturday ito, even though na, no? At ang Siniha ay magandang araw na siyang sumasakop sa atin, nagbibigay liwanag. At yan ay Berison, ay laki ang kanyang taglay na kakayahan upang makatulong tayo sa ating kapwa, lalo na sa ating mga OFW. So yun lang, partner, at maraming salamat. Maraming salamat din, partner. See you soon. Thank you! Mga kaibigan niya, Jose Father Rolando Durana. Alam mo, minsan, no, bakit ganun? Pag nagsasalita ka ng maayos, mabuti, di ba? Na merong damdaming maka-Diyos, bakit ang tawag agad sa'yo, Pastor? Hindi ko alam, Pastor. Tapos naman, ang effect naman, kapag meron nangangaral sa atin na parang tatay na tatay, mabait na mabait, kagaya nung kanina si Captain Durana, ang tawag naman natin father, parang pare, di ba? Siguro nakikita ho natin, nakukonek natin kasi, na ang kadalasan kasi nating naririnig na magsalita ng maka-Diyos na mga pangaral, ay yung mga tao na nasa simbahan, nasa mga religion na, di ba? Sector, mga religious group. Hindi ba pwedeng kahit wala tayo sa loob ng simbahan, hindi ba pwedeng kahit wala tayo sa mga religious group, ay magkaroon tayo ng pananaw na ang ibig ko lang pong sabihin, kung sa tingin natin tama ang ginagawa ng isang tao, huwag nating ipagkait na siya ay bigyan natin ng pangaral, parangal, no? Na siya ay isang mabuting tao, ipagmalaki natin siya. That's tama, what partner. I mean. Tama. O partner, ikaw. So, ang para sa akin, partner, na maganda yung sinabi mo eh. Yung kapag tayo nangangaral, eh, tatawagin tayo isang bilang pastor, no? Oo nga. So, hindi naman na tayo ay, purgit tayo nangangaral, ay tatawagin tayo pastor. Hindi. So, ang para sa akin ito, ito lang ay ibinibigay namin yung tamang pananalita na maririnig ninyo na talagang may puso. At talagang makakaantig ito sa inyong buhay kung paano mangaral yung isang tao. Ayan. But related church talagang sa kanyang nalalaman. So kinakailangan kasi ang isang tao, dalawa lang naman na partner na Jobe ang para sa akin. Tulad na banggit ni Captain Durana, the Sianiha. So minsan kasi sinasabi ko sa kanya, Cap, ito yung Sianiha, it's a different name sa kanya. Sabing gano'n niya, ano ba ang ibig sabihin? Oh, mahirap banggitin eh.
Different name talaga. Oo, sinabi ko gano'n sa kanya. Siguro ko balang araw ipapaliwanag ko kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Yan. This is a full doctrine talaga. Full doctrine. Wow. Kinakailangan kasi ay ang meaningful ng Shania is talagang hindi literally partner, no? Apo. Talagang biblically. So, yan. Yun ang sinabi ko nga kay Captain Durana. Cap, sabi ko, na ito ay paninimula sa loob ng company. So, but related from the earth to heaven. So, ayokong mangyari na sa kagaya yung ating natutunan sa ibang mga company dito sa Pilipinas. Tama. At hindi lang yan, partner. Ha? Kita mo, ha? Ito binabalik-balikan ko lang yung mga dati kong post. Eh. Sabi ko pala rito, last November 11, no? Okay. December na ngayon. Sabi ko, Lord, alisin mo po sa paningin ko ang mga taong sagabal sa aking mabuting gawain. Matindi yun, di ba? Tama, partner. Oo. Ilayo mo po sila at turuan ng tama na di makakasakit ng kapwa, lalo na ang mga microbe mentality. Correct ka dyan, partner. Sana nga ay ipanalangin natin sila na hindi maging ganun. Yun. Yun yung minsan sinasabi ko. Alam mo, partner, hindi naman siguro, minsan alam mo lang, ang tao hindi perpekto. Totoo yan, partner. Nobody's perfect, partner. Yes. May mga bagay na nakagawa tayo ng masama. Pero kahit na tayo nakagawa ng masama, matuto rin tayo humingi ng tawad. Totoo ka dyan, partner. Ha? Kailangan kasi sa ating pagkakamali sa araw-araw, kailangan humihingi tayo ng kapatawaran. Mm. Well, partner, ito ay binabati ko yung Family Ignacio ngayon. Nanonood sila sa ating live ngayon sa Facebook. Mm-hmm. So, hi ma'am, magandang umaga sa inyo. Salamat sa panonood ninyo sa amin dyan sa Pilila Rizal. Ayan. At dahil tayo, meron pang 10 minutes, siguro Dadong at saka si Natalie, kargahin mo at dito kayo sa likod nila tita. Tayo kayo diyan at para nakikita kayo sa YouTube. Oo, dito kayo. Pwesto kayo pati si Rai. Tayo kayo dito Rai para makita ko sino mga kasama ko ngayon sa studio. Oo, for the record lang. Halika, dito kayo. Yan. Papasukin niyo sa likod natin. Yan, kahit nakatayo na lang kayo, wag nakaumupo ha. Yan. Kasi alam niyo mga kaibigan, itong pagkakataon na to na kami po ay sama-samang narito ngayon sa studio. Tayo lang kayo diyan. Yan, okay na yan. Okay. Usog pa, usog. Tumingay doon sa Ayan, sa camera. Ayan. Dito ka Rai sa likod ko. Dito ka Rai. Ayan. Kasi ko, yan. Ang laki mo, ang laki mo. So, bumaba ka ng konti. Siguro, Rai, magpalit ka. Dito na lang si, Ayan. Dito ka na lang. At syempre, mga kaibigan, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na yung pinsan ko kasi, bago lang sa Maynila, no? Siyempre, gusto ko makita nila ano ba ang ginagawa ni Ate Juvie, di ba? Okay. Habang ako'y naririnig nila sa telon. Alam mo, partner? Humingi ako ng, nagpapasalamat ako sa aking Uncle Romy, at saka si Auntie Neneng. Salamat po, Auntie Neneng. At binigyan niyo ako ng chance na magkaroon ng mga kamag-anak na kagaya nito, na kung saan sila po yung magiging gabay ko sa aming tahanan. Yan. Okay. Si Rai. Rai, bumati ka nga, Rai. Dito. Ayaw mo? Ayan, ako si Rai. Yubi. Yes, tita. Sige. Pwede ba bumati? Sige, mami. Kanina ka pa bumabati. Bago sumula, dadagdagan mo yung bati mo. Binabati ko yung aking apo si Isya. Ayun. At saka si Jobi. Ay, si Jodalyn. Talaga, inangkin mo na ako, ha? Sige, ano pa? Yun lang, mami? Yun lang, wala na. Yan. Okay. Si partner naman. Sister? Kayo po. Sige po. Bati na rin. Kukunin ko na rin po yung pagkakataon na to, no? Binabati ko po yung mga taga Lucky Universe, si Doc Alex at saka si Doc Grace ko na at saka si Ma'am Malu. Ganun din po sa mga kapatid ko, sa ate ko, sa Naval Street. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. At gayon din po, binabati ko yung anak ko na si Shaisha Res Alvarez. Happy birthday, Advance. Ayan. Okay. At syempre, pagbati na rin, pinapaabot natin kay Isamu Tada na nakatira daw siya sa Chiba, Japan. Sabi niya, good morning, Juvie-san. Thank you. We duly accept and add you apply. Let all the families find life ahead po. Thank you. Isamu sang domo. Arigato gozaimasu. Diba? Lahat na, tada, tada, tada sang. Alam niyo mga kaibigan, yung word na tada, no?
Sa ano ko, sa Tagalog po, yan po ay free. Tada. Okay. Ayan. Kaya tada sang anatano na may wasurenay, it's sumademo. Alam nyo, ang Pilipino, masayang masaya kahit saan, basta laging tada. You get my point? Ano yun? Ano yun? Sige nga, ikaw nga, i-translate mo nga, sir. Partner, hindi ako makaintindi kasi Japanese yan eh. Hindi ako nag-aral niya ng mga languages, partner. Pero partner, sabi ko, ang tada, meaning free, libre. Libre. Ngayon, sabi ko, ang mga Pilipino, saan man dako ng Pilipinas naroon, basta narinig nila yung free. In Japanese, it's tada, ba, masayang masaya. Oh. Hindi mo napansin? Ito nga, napag-uusapan niya itong dengue vaccine. Oh, dahil sa, malungkot, no, di ba? Nakita niyo, nagkaroon ng problema ang malaki itong dengue vaccine, kung saan hindi ho nila alam yung side effect after taking this without any sickness, wala tayong dengue. Bawal to sa walang dengue. Tama. No. Ang ginawa kasi ng past administration, ginawa nilang vitamins. Ginawang vitamins. Kung baga, in-oblige nila lahat bigyan na deng vaksya. Para hindi tamaan ng sakit. Hindi nila alam, pagka in-apply mo yun, mas malala yung magiging dengue nung tao. Ayun ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, hindi lahat ng libre mabuti. No? Kaya minsan, parang ayaw naman nating maniwala na totoo ito, pero ngayon po nangyayari at napakalaking problema ang naidulot po nito sa sambayanan. Sana po, harinawa, wala na hong mga bata na mawala dahil lang ho sa dengue vaccine. Yung pagkakamali ng ilang mga taong walang prinsipyo. Mantakin nyo, tanggapin ang dengue vaccine na yan na hindi pa na nakukuha o na i-search ang result na magiging ano ba ang result nito para sa taong bayan. Medyo nakakalungkot. Nakikita ka ba sa camera kayong dalawa ha? Ha? Tingnan nyo yung camera sa YouTube. Hinahanap na kayo ng lolo't lola ninyo. Kaya ako kayo gustong makita para alam naman nila na gwapo at maganda pa kayo. Ayan. Ako, partner, nakakatuwa, no, na pag-usapan natin tong dengue vaccine, pero hopefully, alam nyo, siguro ang gawin ng taong bayan o ng mga doktor o ng sino man na may problema, yung DOH na pumirma niyan, no? Right, partner, ang DOH talaga dyan, ang kinakailangan, ang responsable. Ang responsibilidad nila yan, partner. Oo, dahil nung panahon ni Secretary Janet Garin, no? Si Garin, oh. Siya ho ang liable sa anumang nangyari dyan. Tama yan, partner. Dahil si Secretary Garin, masyado nagmadali siya that time. Mantakin nyo, 2 linggo na lang ang hinihintay ng mga doktor para ito'y pag-usapan at para ito'y ma-finalize nila yung resulta ng dengue vaccine. Hindi pa hinintay? Sa kung anong dahilan, hindi ko po alam. Nagmadali, partner. Sabi nga ni Congressman Lito Atienza, dapat sa'yo, Secretary Janet Garin, makulong ka. Sabi po yan ha, ni Congressman Lito Atienza. Diyan po sa tapatan sa aristokrat ni Melo Acuña. Pero ang sa akin lang naman, hindi kita pagdadasal na makulong ka, Secretary Garin. Kung hindi naman talaga ikaw yung responsable. Head of state. Mas maganda, isaksak na lang sa'yo lahat yung dengue vaccine. Yun ang mas maganda. Hindi lang po siya, head of state talaga. Yung head of state. Presidente kasi ang mag-a-approve niyan eh. Ayan. Before so, ibig sabihin, mula sa presidente ng panahon na yan po ay na-approvehan dito sa Pilipinas, hanggang sa mga taong gatiting na nagbigay ng pagpapatupad niyan ng hindi man lang tinetesting na tama na gawing praktisa ng mga kabataan, dapat sa inyo isaksak lahat yung mga natitirang dengue vaccine. At pagkatapos niyan, gumawa rin kayo ng research kung paano ninyo lalabanan yung ano na yan, yung side effect ng dengue vaccine. Hindi magiging ano apektado si ex-president Aquino. Alam niyo bakit? Bakit? Walang anak bakla eh. Ayun. Hindi ho ako nagsabi niyan ha. Kaya alam niyo, napakarami hong problema ang ibinigay ho ng mga taong merong kapasidad na mag-approve niyan para maipasok dito sa Pilipinas. So kayo po,
Mag-isip po kayo, nakakatulog pa ho ba kayo? Kaya ako nakakatulog pa kayo, sana sa bangungot na lang, sintensyahan na kayo. At alam ninyo kung sino ang responsable para dyan sa mga bagay-bagay na pagkakamali na ang resulta po ay hindi maganda. Okay mga kaibigan, dahil po kami. Ay, alam mo, ano partner, parang kulang na kulang pala yung oras pag nandito ka, no? Kailangan dagdagan partner, parang bitin na ko nitong programa natin eh. Alam mo partner, pag dinagdaga mo to, kailangan may cash advance kang may pang, may dagdag pang din. Ano, pang oo, 2 years. Oo, may dagdag o kailangan fully paid na yung 2 years dito. Oo nga. Oo, but pag, anyway, partner, akin lang nag-ano kasi sa akin ngayon sa FB natin, sumusubaybay. So, patuloy lang kayo doon sa akin Facebook account na ito ay lagi ko naman talagang dinideliver ng mga messages ko para sa kanila. Ayan. Alam mo partner, malakas ka kay Lord eh. Kaya dahil malakas kami sa iyo, malakas na rin kami kay Lord. Salamat partner. Okay mga kaibigan, dahil po tayo po ay magpapaalam na, salamat po kay Mami, Mami Alvarez, kay Mrs. Alvarez. Of course, salamat kay MJ De Guzman, salamat kay Rayi. Yan, Rayi, ayan, ang gwapong anak nila. Of course, salamat din kay Captain Ray Alvarez. Salamat kay Natalie Jade. Of course, dyan po kay Dadong Zafra. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, salamat po sa aming gwapong-gwapong technical partner dito. Kahit hindi ho tumitingin, alam na ho niya ang gagawin niya. Ayan po si Chris Ambay. Ito po si Juvie De Guzman, sangalan po ni Captain Rolando Dorado Durana, nagsasabing, I love you all. Bye! Top-rated music station of Decada 80.